Sarili lang namin ang idol. Konting bagay talagang masaya na siya. Ah, screamer? Ah, wala pa kahit yun. Ang sumihan niyo yun, parang ang bako. Sasabihin niyo, Mama, amoy matanda. Kung gaano siya katutok or kapokus sa ginagawa niya, sa friendship na lang din. The thing kasi kay Kuya Mark, what I love the most about him is how he maintains our relationship. Hindi kasi natin may iwasan na while we're growing older, medyo nagkakaroon tayo ng sarili-sariling mundo. So, the thing kasi with him, ayaw niya nun. He's always going to be accountable for what you're doing. Makulit kasi siya sa person, tsaka clingy. Mahilig siya yung nagpipinch ng cheeks. Ask me, Mark. Ah, wala pangit yun. Kasi usually kapag may nag-inquire about him, kasi nagugupuhan, di ba? So, automatic sa akin, yung response ko, ah, interesado, pangit naman yun, gano'n. Usap kami palagi sa basketball workouts. Then, pag meron lang kaming hangout with friends. Si Mark, simple lang. Yung hindi mayabang, sa akin lang pala mayabang. Hindi po mayabang sa iba. Sa iba. Minsan, banding lang kami. Bukod sa basketball. So, ako din yung nakakasama niya sa pag-workout sa gym. So, yun yung pinakang banding namin pag minsan. Pag minsan, kumakain kami sa labas. Tapos pag minsan nagpapatawa, parang ano ba yan? Pagal mo? Pero parang, oy, nanto ka na ba? Ay, nanto ka na? Ba, ako muna mag-drive. Ay, hindi na marunong mag-drive si boss. Bali, ma'am, yung kapatid ko mong kasi na-paralyze lately. So, nakwento ko po kay Boss Mark. Sabi niya, oh, ba't hindi ka pumapasok? Hindi ko siya na-expect na parang papakinggan niya lahat yung side ko. Doon ko naramdaman yung sincere nung ni Boss Mark. Si Mark, yung tiko ng batang pinalaki ng maayos ng magulang. School bahay lang yan. Tanda ko dyan, lagi siyang sumasali sa mga math contest. Matalinong bata. Pag din siya kasi siya, kasi syempre, gwapo. Tapos pag nakikita ko siya, sabi ko, sana naging babae na lang ako. Pag naging girl pa rin yung mga. Actually, sa lahat, mabilis siya matuto. And very, ano siya, into details. Wala pa kami doon sa sitwasyon na gano'n, na-anticipate. Tanong niya kung, Coach, paano pag ganito nangyari? Paano pag ganito? Siya palang na-up-base, nakapag-planning na siya ng sarili niya, na-anticipate na niya yung mga situation ng sarili niya.
gaano siya katutok or ka-focus sa ginagawa niya. Sa friendship na lang din. Pag nakilala po nila yung totoong Kuya Mark, alam nila, doon nila may experience ko. Ganong siya ka-asikaso. Payat po siya ng payat. Kung makikita niyo po siya noon, hindi niyo akalain na ganito na siya ngayon. Tall, dark, and handsome. Dark! Napaka-perfect kasi ni Kuya Mark. Gusto ko nga meron siyang rashes. Gusto ko may rashes din ako eh. Napaka-babang tao, napaka-simpleng tao. Kasi kung titingnan po kasi siya, maputi, mataas. Mukhang elite. Yung unang tingin sa kanya ay tingin lang po yun. Pero pag nakakwentuhan yun, nakasama nyo si Kuya Mark, masarap ka sama. Sobrang kulit po niyan. Ang isa pa na ugali po ni Kuya Mark na hindi ko alam na ganun pala siya. Sobrang lambing. Lagi kong kasama yan ako sa lakmang punta. Makulit kasi siya sa person, tsaka clingy. Hindi po mayamang sa iba. Sa ila. Ba, ako muna mag-drive. Ay, hindi na marunong mag-drive si boss. Matalinong bata. Very ano siya, into details. Masarap ka sa... Talagang pinagtatawanan nila ako, ha? Kala ko pa naman, vlog ko to. Huwag kayong magkalala. Sa next vlog, babawi ako sa inyo. Dami niyo sinasabi na first time kong naririnig, ha? Kasi hindi naman kami nag-uusap na talagang hindi ko tinatanong kung ano tingin nila sa akin. So, dun sa mga napanood kong videos, nakakataba ng puso yung mga sinasabi nila sa akin, lalong-lalo na yung mga memories namin together. Kasi sila yung mas nakakakilala sa akin. Except dun sa mga kalokohang sinasabi ni Paolo. Guys, watch out for my next vlog. Dahil dun makikita niyo naman kung ano ang reactions ko at ano ang tingin ko sa mga nasabi nila sa videos at baka makabawi ako ng konti.